sisig ba ang gusto mong damuho ka? Una, maghiwa ka muna ng sibuyas na puti na nadugas mo sa kusina ng nanay mo. At syempre, bilisan mo maghiwa, baka betchining kita dyan. At sunod, hiwain mo naman ang siling pangsigang at siling labuyo at tanungin mo kung masarap ba ang hiwa mo. Di mo na gets, no? At pagkatapos mo naman yan, ay kailangan mong hiwain ang ulo ng lechon na naiuwi mo sa dibo ng kapitbahay nyo. Tsagain mo ang paghihiwa niyan para may maiulam ka sa loob ng 3 araw. Maghiwa ka rin ng bawang at sibuyas dahil kailangan yun sa sisig na gagawin mo. Pagkatapos mo niyan ay magpaningas ka na kasi nga wala kayong gas. Rituhin mo muna ang baboy para maging crispy siya. Diba? Pag naging crispy na siya na parang crispy patata ay pwede mo nang iahon yan. Uumpisan mo yan ng margarine at bawang na parang siboy bawang. At syempre, lalagyan mo ng sibuyas parang kaamoy ng Bombay sa kanto ng subdivision nyo. At ilagay mo na ang baboy at halu-haluin mo. Isama mo na rin ang pamintang kaibigan mo. At habang nakasalang yan ay haluin mo na yung mga pinaghiwa-hiwa mong bawang, sibuyas at sili. Iahon mo na ang baboy dahil alam kong gutom na gutom ka na. Halu-haluin mo para magmukha talaga siyang sisig, no? Pag nangawit na ang braso mong tamad sa paghahalo ng sisig ay pwede mo nang ilagay ang oyster sauce. Paglagay mo ng oyster sauce ay pwede mo na rin ilagay ang mayonnaise. Diyan ay ihalo mo naman ng kaliwang braso mong tamad din para magpantay ang muscle. At kapag pagod na rin ay pwede ka na rin maghiwa ng kalamansi para matapos na yan dahil alam kong gutom ka na, boy. Syempre, tatanggalin mo muna ang buto dahil kasing bitter yan ng ex mo. Ah, pait-pait. Paghalo ng kalamansi ay pwede mo nang tikman. Syempre, ikaw lang na makakain yan eh. Pwede na, hindi masarap. Sarap. Pwede na ako mag-asawa. O, hanggang dito na lang muna mga kapunetnet. Maghahanap na muna ako ng party na madudugasan na lechon ulit.